Hi, kumusta? Welcome back. At isi-share ko lang tong nakita kong post ni Ronin Daily sa Twitter. And fin-follow ko siya ngayon kasi nga gusto ko yung mga content niya. And this time, pinakita niya yung risk na pwede natin i-consider sa Axie Infinity. So yung unang plot na nagustuhan ko na sa pinakita niya ay yung relationship ng price, inflation, and demand ng SLP and Axie. So dito makikita natin nung umpisa, pare-pareho silang mataas. Pero ang mahirap kasi ngayon, bumaba na yung demand, bumaba na yung price, pero yung inflation, pataas pa rin ang pataas. Kasi kapag ganun yung nangyari, kunyari, hindi na-control yung inflation na yan, lahat ng asset inside the economy, mawawala ng value. So, ganun ka-risky kapag yung inflation hindi na-control. And dito, pinakita rin niya dito nung 2020, grabe yung inflation, 100,000. Pero, syempre, that time naman, sobrang mahal din ng Axie, sobrang mahal din ng SLP. So, medyo acceptable pa yan. Yung 2021, mataas pa rin. Pero ngayon, 2022, 29%, kung titingnan natin, parang napababa nila ng todo. Pero actually, dapat 2% lang para masabi nating sustainable yung inflation. Kasi, well, binis ko lang naman yun sa US. Kasi sa US, yun yung goal nila, at least 2%. And then, hindi lang yung SLP, yung oversupply, pati yung Axie. Dito, pinakita niya na more than half ng Axie hindi nagagamit. So, sa 11.3 million na Axie, 6.5 yung hindi nagagamit. So, ibig sabihin, nakatenga lang yun. So, pwedeng mawala na rin talaga ng value yun. So, hindi okay yun. Both SLP and Axie ay oversupply. And then, syempre yung hack. So, masakit na dagok din yun. Kasi kung dito, kung makikita nyo, January pa lang, sinabi na ni Nansen, underscore AI, na masyadong hindi okay yung, ano, yung system ng Ronin. Kasi nga, yung validator sa konti lang. Tapos, hindi ko sure kung pinakinggan nila or what. Pero, nung pagdating ng March, so after 3 months, back, nahack sila. So, again, medyo risky yun. Kasi parang nangyari yung trust ng community na damage eh. So, kailangan nila i-regain yun. And then, ito rin, kung dito, kung makikita nyo, no November pa lang, bumaba na kaagad yung user. So, from 2 million, 2.6 million, nasa 1.2 million na lang siya. So, ang laki nun. And nung nahack sila dito yon, so, ibig sabihin, kahit nung hindi pa sila nahahack, bumababa na yung demand o yung daily active user ng Axie Infinity. And then, yun, overpromise din. Well, yung sa blockchain world naman or sa crypto, medyo normal naman yun eh, nadidelay talaga yung project. And ang masakit lang neto, since nadelay yung land game, kung mapapansin nyo yung floor price ng land, dati nasa $15,000, ngayon nasa $3,000 na lang. So, ang laki rin drop nun. And sobrang dami nilang ano, project. Yes, good in a way, pero overwhelming masyado yun. And ako, opinion ko lang naman to, sa lahat ng nandito na project nila, dito talaga ako sa Axie Program Builder, bullish. Ibig sabihin, again, opinion ko lang to. I think ito yung pwedeng mag-save ng Axie Infinity. Hindi yung pag-burn. Again, opinion ko lang naman yun. Kasi nga, ang gusto ko dito sa Axie Infinity Builder Program, magagamit mo yung Axie sa iba-ibang klaseng game. Yan, pwede siyang Tamagotchi, Bomberman, Tower Defense. Ako, lalaroin ko ito actually. Kahit ganito kasi parang old school yan sa chess, sa racing. So, again, opinion ko lang naman to. Sana i-consider yun ng, ano, ng management o ng Sky Mavis na tutukan to. And actually, yung magiging governing token for this one ay Ron. So, yun yung inaabangan ko eh. Inaabangan ko sa Axie Infinity. And hopefully, yun yung madeliver nila. Yun lang naman karamihan ng post. And yeah, kung gusto nyo yung ganito mga content, medyo heavy, pero still, kailangan natin consider yung risk. So, kung gusto nyo yung gatong content, you can like and subscribe. Thank you for tuning in and see you in my next video. Bye!